Magandang araw muli sa inyong lahat, aking mga katribo. Naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Narito tayong muli upang pagsaluhan ang karugtong ng kwento ni Ma'am Dayan. Sa huling bahagi ng kwento ay inatake ang bahay nila ng mga aswang. Dahil na rin maaari sa paghahamon at pang-aasar ng mga tiyuhi niya sa mga nilalang na iyon, kaya hindi talaga sila pinatulog at sumakit nga ng todo ang tiyan ng ate ni Ma'am Dayan na si Ate Remy. Kaya napilitan ang lolo niya na si Lolo Ekoy na gamutin ito. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Kinabukasan nga noon ay biglang nagkasakit si Lolo Ekoy. Doon na rin nagsimula ang tuloy-tuloy na panghihina ng kanyang katawan. Matapos magkape ng mga pinsan namin at mga manliligaw ng dalawa kong ate, ay nagsiuwian na rin sila. Tinawag ni Lola Delia si Papa. Nesto, si Papang mo, masama ang pakiramdam. Pagkarinig noon ay agad pinuntahan ni Papa si Lolo doon sa kanilang kubo at inalalayan na mailabas para maarawan. Habang naroon sa labas ay seryoso si Lolo Ekoy na nagsalita. Nesto, nangihina na talaga ako. Mukhang hindi na ako tatagal. Sinagot naman siya ni Papa ko. Naku pang, huwag mong sabihin yan. Tatagal ka pa? Ilang taon ka pa lang ba? 85. Eh yung iba nga dyan na matatanda, halos umabot na ng 100. Mahinahon naman iyon na sumagot. Anak, matanda na ang katawan ko. Saka yung higa ko ay lalong lumalala habang tumatagal. Narinig mo din naman, 'di ba, ang sabi ng doktor na wala pang gamot para dito sa aking hika. Kaya nga mga dahon-dahon na lang talaga ang nakakatulong para maibsan ang sakit kong ito. Sinabi naman ni Papa ko, huwag mo kasing isipin pang na may sakit ka. Isipin mo lang na nanghina ka kaunti. Siyempre, nanggamot ka nung nakaraang gabi. Kaunting kain at pahinga lang, aayos ka nang muli. Matapos ng kanilang pag-uusap, ay umalis din muna si Papa. Dahil ipinapatawag daw siya ng namamahala ng hasyenda na kanyang pinagtatrabahuan. Dumating daw kasi ang kanilang amo. Sila mama at mga ate ko naman ay nagsimula na sa pang-araw-araw na trabaho matapos ng almusal. Ako naman, habang nakaupo sa di kalayuan, ay tinawag ako ni Lolo at sinabi sa akin, Apo, bunso, alika. Lumapit naman ako kay Lolo. Lo, bakit po? Nagugutom ka na ba? Papasok ka na ba sa loob ng bahay? Sabi ko naman sa kanya, hindi naman po, Lo. Eh di halika, tumabi ka muna dito sa akin saglit. Agad naman akong naupo sa tabi ni Lolo. Apo, may ibibigay ako sa'yo. Ano po yun, Lo? Nakita kong itinaas niya ang kanyang damit at may tinanggal siya sa kanyang balakang na nakatali. Sinabi niya sa akin, Ito apo, kunin mo. Ibibigay ko na yan sa'yo. Dinasalan ko na rin yan kagabi at inihabili na ibibigay ko sa'yo. Hindi kasi pwede na basta-basta na lang ibigay dahil ipinagkaloob din yan sa akin ng aking ama. Sabi ko naman, Hala, ano ito, Lo? Bala? Ang galing naman. Ang tulis naman ito.
Hindi iyan basta lang bala, apo. Ginawa pa iyan ng kapatid ng aking ama na isang malakas na manggagamot. Huwag mo ring tatangkain na buksan o lagariin o pitpitin kasi may nakapaloob ng orasyon at mga ugat sa ilalim niyan na binabad sa langis. Ulo, paano nagka siyang ugat dito, lo? E ang liit-liit kaya nito. Paano nagawang ipasok ang laman? Hindi ba solido at di naman nabubuksan ang bala? Saka di ba po, pumuputok ito? E paano kung maputukan ako? Kasi sabi, kapag nainitan daw ang bala ay puputok. Sunod-sunod ko pa na tanong kay Lolo. Sabi din kasi ng teacher namin, lo, pulbura daw ang laman ng bala. Hanggang ngayon nga, ay naitatanong ko pa rin yun sa mga kaklase ko. Kung paano na ipasok ang pulbura, e bakal naman ang bala, di ba? Napatawa na lang si Lolo. Sabi niya, "Ay, apo, batang isip ka pa nga talaga. Hayaan mo at paglipas ng panahon, malalaman mo rin ang mga bagay-bagay. Pero ang bala na iyan ay hindi napuputok kasi wala nang pulbura yan sa loob. Kaya itali mo iyan sa katawan mo, lalo na kapag umaalis ka. Tapos kapag nasa tamang edad ka na, ay dinadasalan na iyan. Ituturo ko na rin sa'yo kung papaano. Sa ngayon, ayos lang na hindi mo pa madasalan dahil kargado pa iyan ng dasal." Iyon lang ang paliwanag noon sa akin ni Lolo. Hanggang sa natapos ang maghapon namin, ay naging maayos na rin ang pakiramdam ni Ate Remy. Ang kaso, mahapdi pa rin daw ang tiyan niya. Kinahapunan ay sinabi ni Lolo kay Papa, "Nesto, mamaya, bago magtakip silim, ay magsiga ka sa palibot gamit ang malalaking kahoy. Gawin mo ng 3 tumpok ang pauso kasi babalik pa mamaya ang mga pesteng iyon. Hindi nila nadali si Bunso kaya si Remy ang tinandaan. Lumalaki na rin kasi si Bunso. Alam nila na hindi na nila kaya ang dungan. Hindi na rin siya nila basta-basta magagalaw dahil alam nila na lumalakas na ang nasa loob niya. Kapag lumakas ang loob ni Bunso, ay ibig sabihin, lumalakas na rin ang dungan niya o yung kanyang espiritual na aura. Kasabay na rin noon na lumalakas ang kanyang mga gabay, kaya hindi na siya basta-basta malalapitan. Dahil doon, ay kung sino na lang ang mahina sa mga anak mo ang pupuntiryahe nila. Hindi ko na talaga kayang manggamot, Nesto. Kaya ikaw, kung ano man ang ipagkaloob sa'yo, ay tanggapin mo. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mong pamilya." Makalipas nga ang ilang araw, Sir Carl, ay bumuti rin naman ang lagay ni Lolo. Kaso nga lang, mahina na talaga siya. Hanggang sa dumating na ang mga bare months at gilingan na uli ng tubuhan o panahon ng anihan. Pag-aari po iyon ng may-ari ng lupang pinagsisilbihan ni Papa. Sa ganitong mga buwan ay kumukuha na uli ng sakada ang amo ni Papa mula sa iba't ibang lugar. Malalayo pa naman kung minsan ang pinanggagalingan ng 3 grupo. Pero minsan, 2 lang. Hindi kasi kaya ng mga tauhan ng hasyenda ang paggapas ng mga tubo. Sir Carl, malaking populasyon din naman ang hasyenda ng amo ni Papa. Sa katunayan nga, 3 grupo sila na may 3 truck. Bawat sasakyan ay may 8 katao. Bukod pa roon, may 7 karo o parang kalesa na gawa sa kahoy na hinihila ng kalabaw na natuturuan
para hindi na pumasok ang truck sa loob ng tubuhan. Hinahakot na ng mga kalabaw ang mga ginapas na tubo papuntang gilid at iniimbak para ikarga naman sa truck. Napakalawak ng lupain talaga ang nasasakupan ng amo ni Papa. Napakayaman saka napakabait rin ito. Hindi nga lang namin alam kung bakit ang mga anak niya ay naging mga salbahi at naging makasarili. Hindi rin nagtagal ay nalugi rin sila mula noong mamatay ang kanilang ama at ina. Ikikwento ko na rin iyon sa iyo, Sir Carl, sa susunod. Balik po muna tayo sa istorya ko. Iyon na nga, so iba-iba uli ang nakakasalamuha namin sa bagong lugar na aming nilipatan. Dahil sa medyo malayo kami sa mismong sentro ng hasyenda. Bihira rin kami pumunta sa sentro, maliban na lang si Kuya, kasi gala talaga iyon at may mga pinsan rin kami na taga roon. Mga kapatid naman iyon ni Mama na nasa sentro na kapag-asawa. Saka malapit ang bahay ng lolo ko roon. Dahil sa masipag naman si Mama, ay araw-araw siyang nagpupunta sa sentro para maglako ng kakanin, gulay, at kung ano-ano pang pwedeng pagkakitaan tuwing umaga. Nang panahon kasing iyon, ay gagraduate na ang ate ko sa high school at magkokolehiyo na. Si ate baby ko naman ay third year high school na rin. Bali isang taon na lang ay makakapagtapos na. Kaya doble kayod na talaga ang mga magulang namin. Hindi naman nangangamba si na mama at papa kasi matalino naman kami ni ate baby. Katunayan ay honor student po kami sa eskwelahan na aming pinapasukan. Samantalang si Ate Lily naman ay medyo tagilid kasi pasang-awa talaga ang grado niya. Madalas nga ay lagi silang nag-aaway ni na Kuya Ronald at Ate Bebe. Papaano kasi sa tuwing may assignment, imbis na si Ate Lily ang magturo, siya patuloy ang tinuturuan. Napakadimunyita pa naman ang ugali noon. Dahil nasa bandang kabahayan na nga kami lumipat, kaya marami na rin kaming nakikilala. Si Kuya Ronald ko naman, dahil sa palakaibigan, kaya madalas may bagong mukha na dinadala sa bahay namin at inaalok palagi na bumili ng gulay. Kaya umaabot na nga sa puntong isang grupo na talaga minsan ang umuorder kay mama ng gulay, gabi, kakanin at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating ang isang umaga, Sir Carl. Sabado iyon kaya walang paso. Hindi ko makakalimutan ang araw at oras dahil muntik na akong mamatay. Swerte ko na lang siguro dahil malakas ang mga gabay ko. Nagpaalam ang kuya ko, Sir Carl. Ma, pahingi ng 2 sako dyan. Kukunin ko na ang mga kalabaw kasi magtatanghali na . Mainit na rin. Madilim ko pa iyon ipinastol kaya maaga kong ibababad sa sapa para mapreskuhan naman. Iyong si Tandang naman ay may nakaimbak na pagkain sa gilid ng sapa. Saka ma, paabot na rin pala ng sanggot at itak na maliit dyan. Mangunguha na rin ako ng nyog na panggata. Nakita ko kasi marami ng magulang na bunga sa ilaya. Hindi naman pinapansin ni Mang Istoy ang mga iyon, kaysa tagalabas lang din ang makinabang. Wika pa ni kuya ko kay mama. Ako naman ay nagliligpit noon sa loob ng kubo nila lolo at lola nang marinig ko na nagpapaalam ang kuya ko. Dali-dali akong lumabas at nagsabi ng, Kuya, sama ako. Baka marami din buko doon. Manguha na rin tayo. Masarap yung lagyan ng gatas. Sumagot naman iyon. Huwag na bunso. Maiwan ka na lang.
Baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo eh. Dito ka na lang, ipagdadala na lang kita ng buko. Sige na kuya, isama mo na ako. Para may katulong ka sa pagpupulot ng mga nyog. Tsaka, tatlong kalabaw ang kukunin mo, diba? Mahihirapan ka. Sige na. Pamimilit ko pa dito. Sabi naman ni kuya, huwag na nga sabi, isasakay ko na lang sa isang kalabaw yung mga nyog. Kaya dalawang sakong ang dadalhin ko para matalian ko at maisam pa sa isang kalabaw. Hihilahin ko na lang yung isa. Total, bata pa naman yung isa noon, susunod lang yung sa kanyang ina. Ang kaso, Sir Carl, ay mapilit talaga ako. Sige na kuya, isama mo na ako. Ako na lang ang sasakay kay Tandang. Mabait naman yun eh. Sige na please. Sa huli nga, ay wala na rin nagawa ang kuya ko. Ay naku. Ala, sige na nga, bitbitin mo na yung sako. Lintik ka talaga, napaka mapilit mo. Saka, maganda na rin. At nang makukuha na rin ako ng labong kahit 5 piraso lang. Halika na, baka abutin pa tayo ng tanghali. Napipilitang wika pa ni kuya ko. Kaya naman, masaya ako habang sumusunod sa kanya. Sabi ko pa, kuya, manguha muna kaya tayo ng labong bago manguha ng nyug. Sabi niya naman, hindi, nyug muna kasi mabigat ang nyug. Ipapaibabaw ko lang iyong labong. Nang matapos makapanguha ng nyug, Sir Carl, siguro 8 piraso ang nakuha namin na panggata at 5 piraso naman na buko. Tapos binalatan ng kuya ko ang buko para hindi raw mabigat. Habang nagbabalat si kuya, ay nakakaramdam na pala siya ng kakaiba sa paligid. Nakakarinig daw siya ng parang tilaok ng manok. E wala namang kabahayan sa paligid dahil gilid po iyon ng sapa. Tapos bakanting loti na ng palayan sa pagtawid at tubuhan naman sa kabila. Bukod pa roon, napapaligiran ng kawayan ang paligid. Sa madaling salita, ay wala talagang nakatira sa bahaging iyon. Noong matapos ang kuya ko, ay dali-dali niyang ipinasok sa sako ang nyog at buko. Dahil nasa malapit lang ang kawayanan at hindi na siya mahihirapan manguha nang kahit 4 na pirasong labong. Mabilis niya na din iyong ipinasok sa sako at tinalian. Kumuha na rin siya noon ng sanga ng kawayan na may tini. Siguro, mga nasa 1 dipa din ang haba noon. Makalipas ang ilang saglit, ay kinuha na niya ang kalabaw at isinampa na ang 2 sako na may lamang mga nyog. Matapos maisampa, Sir Carl, sabi ni kuya, "Bunso, alika at isakay na kita kay Tandang. Maglalakad na lang ako. Mukha kasing may bakunawa na humuhuni." Ang bakunawa sa amin, Sir Carl, yun daw yung ibon na lumalaki at humahaba ang liig. Alaga raw ang mga iyon ng masasamang engkanto. Kasi kapag natsyempuhan ka raw noon, ay di ka talaga titigilan hanggat hindi ka namamatay. Ewan ko ba kung bakit bakunawa ang tawag noon sa amin. Ang tunog po noon ay parang tandang na manok na naghahalo ang huni ng ibong tagak kung tawagin. Nang maisakay na po ako kay Tandang, pangalan po iyon ang kalabaw namin ha. Habang naglalakad papauwi, ay panay ang pagsinga noon. Ang isa naman, bumibilis na ang lakad habang sumisinga rin. Iyon bang panay ang buga ng hangin sa ilong? Tapos palingon-lingon. Noong makalayo na kami kaunti sa nyugan, Sir Carl, ang kalabaw na hawak ni kuya ay parang tatakbo na talaga. E nasa hulihan ko si kuya, nauuna kasi ako. Sa hindi naman kalayuan, ang anak ni Tandang ay tumatakbo na rin papunta sa tabi ng nanay niya.
Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng tunog na parang taong may iniindang sakit. Iyon bang kapag may sakit ang isang tao at hindi na kaya, parang umiiyak na naghihingalo? Nanginginig pa po ang panaghoy noon. Panay naman ang hampas ni Kuya sa hulihan ng hawak niyang baging. Hindi kalaunan ay tumakbo na talaga ang kalabaw na hawak niya. Nabitawan niya na nga iyon hanggang sa malampasan na ako. Si tandang na sinasakyan ko ay nag-uumpisa na ring bumilis ang lakad. Pinipigilan ko pa ito at sinasabing, "Ho!" Sabay higpit ng tali na nakakabit sa ilong niya. Ilang minuto pa at suminghap na si tandang na parang may sinusuwag sa gilid. Pagkatapos ay kumaripas na rin ang takbo. Dahil sa nahuhuli pa si kuya, ay sumigaw na siya. "Bunso! Itapon mo na ang tali sa kabila! At dumundag ka na sa kalabaw! Baka mahulog ka!" Sa sobrang pagkataranta ko, Sir Carl, ay hinagis ko na ang tali sa kanan at lumundag naman ako sa bahaging kaliwa. Tubuhan na hanggang tuhod ang haba nang babagsakan ko doon. Sa madaling salita ay bagong tanim lang ang mga tubo. Sa kabila naman ay bangin at madamo. Bukod pa doon, kung sa kanan ako ay diretsyong sapa naman pa ibaba at may bangin. Pagkabagsak ko sa lupa ng nakatayo ay nagulat ako dahil parang may pumulupot sa liig ko. Mabilis din naman iyong nakalas. Ilang di pa pa ang tinakbo ni kuya bago niya ako naabutan. Para akong nabingin noon at nakatulala lang dahil sa bigla ang pangyayari. Sumisigaw pang araw ang kuya ko ng bunso habang lumalapit sa akin, pero nakatulala lang daw talaga ako. Para po akong naparalisan noon. Si kuya naman ay agad kumuha ng tubo saka nginuya ang ubod. Siguro 3 o 4 na pirasong tubo ang kanyang nginuya. Pagkatapos ay pinunit niya ang manggas ng kanyang damit. Saka ako pinatingala at binugas sa liig ko ang nginuya niyang ubod ng tubo. Doon pa lang ako nakaramdam ng hapdi at sobrang sakit. Tinalian din niya ang liig ko paikot at sinabing, "Bunso, kaya mo bang maglakad?" Dahil sa nanginginig ang tuhod ko ay pinasan na lang ako ni kuya. "Oh, hawakan mo itong itak ko. Iyong dulo ang itutok mo sa likuran, ha? Kumapit ka ng mabuti sa liig ko. Dito tayo dadaan sa gitna ng tubuhan para mabilis tayong makauwi. Iwasan nating dumaan sa gilid ng sapa. Baka dyan tayo tambangan." Ako naman ay natulo ang luha habang nanginginig. Sabi ng kuya ko, "Huwag kang matakot, bunso. Hindi na tayo masusundan noon. Basta huwag ka lang umiyak. Huwag ka ring lumingon. Itutok mo lang ang dulo ng itak sa likuran natin." Alas 12 na siguro noon ng tanghali dahil tirik na ang araw. Habang naglalakad kami sa gitna ng tubuhan, ay natatanaw na rin namin ang bahay. Sabi ni kuya, "Bunso, kaya mo na bang maglakad?" Sumagot naman ako ng oo, kuya. Ibinaba na niya ako at pinaunang maglakad. Humihikbi pa ako noon dahil sa sakit ng liig ko. Ang lolo ko naman ay nagtaka dahil nauna pa raw sa amin ang kalabaw. Dumiretso na pala ang iyon sa bahay kung saan sila itinatali kapag gabi. Mabuti na lang at hindi nahulog ang 2 sako na daladala ng mga iyon. Nang makita ni Lolo ang mga kalabaw ay nagtaka raw siya kung bakit hindi kami kasama. Ilang minuto lang ay sumisigaw na ang kuya ko, "Mama! Mama! Kunin niyo muna yung kalabaw! Itali niyo! Gamutin niyo na rin yung liig ni bunso!" Natataranta namang inabot nila Mama at Lolo
ang tali ng kalabaw at itinali sa may bakuran namin. Dali-dali akong nilapitan ni Ate Bebe na noon ay kasalukuyan daw na naggagayat ng gabi na lulutuin na pagkain para sa mga baboy at pato. Inalalayan niya ako at sinabing, "Oh, Ronald! Anong nangyari kay Bunso? Bakit puno ng dugo ang damit at may tali ang liig?" Matapos maitali ang kalabaw, ay patakbo naman si Mama na lumapit sa amin. "Anong nangyari, Ronald? Bakit madaming dugo sa damit ni Bunso?" Sunod-sunod na tanong pa ni Mama, sabay tinanggal na ang tali noon. "Ma, hugasan mo ang sugat ni Bunso sa liig. Gawain ng tali ng kalabaw. Buti nga at hindi nasakal at nakaladgad." Sabi naman ni Lolo, "Oh, anong nangyari dyan?" Kaya nagsimula na nga si Kuya Ronald na magkwento. "Habang papauwi kami, Lo, sakay si Bunso ng kalabaw. Noon palang nangunguha ako ng labong at buko, naririnig ko na ang huni ng bakunawa. Dadagdagan ko pang asana yung labong, kaso nanayo na talaga ang balahibo at buhok ko sa batok eh. Kaya dali-dali ko nang pinasakay si Bunso kay Tandang habang nakasunod naman ako sa likuran. Tapos, noong nasa gilid na kami ng sapa papauwi, nakarinig naman ako ng panaghoy. Makailang beses din na yun humuhuni na parang hirap na hirap. Tapos may umaalingasaw din na parang durian na hinog. Hindi nagtagal, tumakbo na ang mga kalabaw. Habang si Tandang naman ay may sinusuwag bago tumakbo. Noong mabagal pa ang takbo ni Tandang ay pinatapon ko na kay Bunso ang tali at pinatalon ko na siya. Tapos noong nakatalon si Bunso ay kitang kita kong parang hinagis pabalik sa kanya yung tali ng kalabaw. Yun ang lumingki sa liig niya. Nakapabilog pa talaga ng dalawa yung tali kaya shoot na shoot talaga sa liig. Hindi ko nga rin alam kung paano nangyaring humagis pabalik eh. Mabuti na lang talaga dahil hindi bumuhol sa liig ni Bunso. Dahil kung hindi, nakaladkad na yan. Baka patay pa yan kung nagkataon." Matapos magkwento ni Kuya, ay sabi ni Lolo, "Dali, Elena! Manguha ka ng talbos ng bayabas at diktikin mo! Lily, Bibing, magpakulo na kayo ng tubig! Tulungan niyo na rin si Mama niyo manguha ng talbos ng bayabas! Pakuluan niyo yung iba! Ronald, magsiga ka sa palibot kasi malamang sinundan kayo noon. Ang naaamoy mo kanina ay sigbin at iyong narinig mo naman ay isang uri ng tamawo yun na nananaghoy. Dali na, magsiga ka na agad. Ikaw naman, Bunso, pumasok ka na doon sa loob ng kusina habang nagpapakulo ng nilanggas na talbos ng bayabas sila. Ronald, lagyan mo ng insenso at kamangyan na ang pausok mo tapos ikutin mo ang bahay. Usukan mo. Hampas-hampasin mo rin ang paligid ng baging ng kawayan. Saka mamaya, manguha ka ng baging ng kawayan. Yung may tinik at ilagay mo sa bawat bintana mamayang hapon. Pati na rin sa silid at mga pintuan. Wala ang papa mo mamaya. Yayain mo na rin muna ang mga pinsan mo na dito matulog." Habang abala silang lahat, ako naman ay panay na noon sa pag-iyak. Dahil doon ko palang naramdaman ang sobrang paghapdi at sakit. Hindi ko na maigalaw ang liig ko noon, Sir Carl. Grabe pala talaga ang sugat. Noong tinanggal na ni Mama ang tali, ay napangiwi talaga ako. Kasi halos makita na ang lalamunan ko. Sabi ni Mama, "Pang, dalhin ko na si Bunso sa ospital para matahi ang sugat niya." Sumagot naman si Lolo, "Hindi, linisin mo muna, Lena. Tanggalin mo muna yung nakalagay sa liig at linisin gamit ang nilanggas na bayabas." Noong nilinis na ni Mama ang sugat, ay humihiyaw talaga ako sa sakit. Pinahiga kasi nila ako habang hinuhugasan. Grabe, torture talaga ang ginawa sa akin. Pero wala akong magawa. Kasi kailangan linisin muna, gawa ng may mga dugo sa dibdib ko, saka may mga nakadikit pa na ubod ng tubo. Grabe talaga ang hiyaw ko noon, tapos hinahawakan ako ng mga ati ko
sa kamay at paa para hindi ako pumiglas habang nililinisan ni Mama ang liig ko. Naiiyak na rin ang Mama ko noon, tapos ang mga ate ko naman ay panay ang sabing, "Saglit na lang bunso, tiisin mo na muna ang sakit, malapit nang malinis." Namamaos na rin ako noon sa kakaiyak, "Mama, tama na! Lo, tulong! Ang hapdi!" Nang matapos linisan, ay pinatuluan ni Lolo ng katas ng dinikdik na talbos ng bayabas ang sugat ko para umampat ang pagdurugo. Kasi ayaw pa rin tumigil ng pagdurugo noon. Sa katinalian ni Mama ng malinis na lampin, sumunod naman ay binihisan ako ng mga ati ko bago nila ako dinala sa ospital. Inabot pa nga ng siyam-siyam bago makarating. Wala kasing truck at saka wala rin si Papa dahil nag-uumpisa na siya noong bumiyahe. Ang available lang noon ay iyong traktor o yung pang-araro ng lupa. Eh hindi naman kabilisan ang takbo noon, gawa ng pang-araro nga lang iyon. Noong makarating ng ospital, Sir Carl, hindi rin natahi ang sugat ko sa liig kasi walang makapitan ng sinulid, gawa ng nabaklas talaga ang balat ko sa liig. Hindi rin pwedeng tapalan ng laman kasi manipis lang naman ang parte ng liig natin. Ang ginawa na lang ay tinurukan ako ng pampawala ng sakit sa kanirisitahan ng mga antibiotics at pambudbud para sa sugat, pati gasa at betadine. Nilagyan din ng lak ang liig ko para di raw makagalaw at mabilis maghilom ang sugat para mabilis ding tubuan ng manipis na laman at balat. Yun nga, halos dalawang buwan ko din iyong tiniis. Nahihirapan din ang mga teacher ko kasi sila na ang pumupunta sa bahay para sa klase at exams ko. Kaya nang makarecover ako, ay binigyan na lang din nila ako ng special exam para maipasa ang second grading. Ilang araw pa noon bago dumating si Papa. Galit na galit siya kung bakit daw isinama pa ako ni Kuya. Eh alam naman daw na madalas akong nadidisgrasya. Si Lolo naman ang sumagot, "Nesto, huwag mong pagalitan si Ronald. Walang may gustong mangyari yan kay bunso. Saka isa pa, umaga iyon. Malay ba namin na may ganong mangyayari?" Saka pa lang noon tumahimik si Papa. Noon din, Sir Carl, ay nagdesisyon na talaga sila na ipabatak ang dungan ko. Pansamantala po muna nating puputulin dito ang kwento ni Ma'am Diane ha. Ipagpatuloy na lang natin sa part 16. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.